Okay po, pag-usapan natin, very important topic natin na prostate problem sa lalaki. Kay mga misis, pag-concern tayo kay mister, eh, di ba? Bago mga ituturo natin ngayon, ha? Medyo kakaiba to at bago, pero medically correct. Actually, turo lang to sa atin ni Dr. Edgar Chalian sa pang isang napakagaling na senior na urologist. Ibig sabihin niyo talagang nakita na niya yung libo-libo may prostate problem. Okay? So, kung gusto natin maging healthy ang prostate ng lalaki, halos lahat ng lalaki magkakalalaki prostate, mahirapan umihi, tapos pag sa lalaki, may chance magkaroon ng prostate cancer. Eh. Meron tayong babaguhin sa pagkain natin, ha? Ito po, suggestion lang naman. Pero ito yung susundin ko. Ito rin ang pinapayo ng mga urologists tsaka ng mga experts natin, lalo na kung may prostate cancer, takot tayo magka-prostate cancer, lumalaki yung prostate, ito po. Oh, Doc Lisa. Number one, may apat na pagkain na iiwasan natin. Okay, kung gusto nyong main, konting-konti lang. Number one, Doc Lisa. Oo, iwasan po natin yung mga karne. Pag sinabing karne, ito po yung red meat galing sa baka. So, tatanggalan po natin ang taba yon. Tapos, kasama pa dito yung mga processed foods. Yung nabibili natin na ready na, ipiprito na lang. Ano yung mga example nun? Hamon, hotdog, luncheon meat, yung corned beef, lahat po yan, mga processed meats na para tumagal sila at ready to cook na lang. So, ano ang ipapalit? Sabi, eh, Doc, ano pang kakainin ko? Wala, meron bang pampalit? Pwede po nating palitan ng isda at saka ng manok. At pwede kayong mag-vegetarian. So, any gulay pwede sa inyo. Kasama ho yung mga munggo, yung mga beans, yung mga buto-buto, tokwa. Pagdating naman sa sandwich, eh anong ipapalaman ko sa sandwich ko? Eh pwede ho kayong gumawa ng kani salad o chicken sandwich o tuna. Pwede rin ho yung mga delata na tuna, yung mga delatang isda, tuna, sardinas, eh favorite natin Pilipino, sardinas. Pag may pera-pera konti, pwede naman tayong salmon. So, mga sariwang isda, gulay, manok, pwede natin pampalit. Kasi white meat ang tawag sa mga manok. Manok, pato. So, ang ayaw natin, yung red meat, yung mapulang karne na may taba. Tinatanong ko nga kanina kay Dr. Edgar Chalian eh. Sir, sigurado ba tayo? Ayaw nyo ng beef? Ayaw nyo ng meat? Sabi niya, ayaw niya talaga ng beef. Sa dami nakita niyang may prostate problem, may prostate cancer, advanced cancer, na mas magumanda ang prognosis, sumaba ng buhay. So, ang gusto lang talaga, chicken o fish. Yes. Chicken or fish o at mas gulay. Maganda pa, i-vegetarian mong gulay. Diba? Pagdating sa beef and pork, sa hotdog, sausage, luncheon meat, ham, salami, bologna, diba? Lahat naman yan, sinabi na naman ng World Health Organization, maraming pag-aaral, nakakataas ng risk for cancer. Sasabihin ninyo, eh bakit pa binibenta kung eh lahat naman ng bagay, sigarilyo nga, nakakataas eh. Stress din naman, nakakataas eh. Diba? So, yung mga sunog na pagkain. So, depende sa dami ng kinakain. Pero, kung meron na tayong prostate cancer, prostate na lumalaki, o tumatanda na yung lalaki, edad 50 pataas, yung iba mahilig sa steak, 'di ba? Yung mga mayayaman, puro steak ng steak, puro high meat, high protein, ay baka magka-prostate problem tayo. Kasi marami nang pag-aaral kasi yung meat daw kasi and beef pwede magkaroon ng heterocyclic amines. So pag niluto siya maigi, kahit hindi sunog, basta lutong-luto siya, pwede magkaroon ng heterocyclic amines HCA na carcinogen. Idagdag ko lang yung klase ng pagluluto. Ano hong klaseng pagluluto? Sabi di sa pag-aaral, iwasan yung mga barbecue o inihaw. Eh, mahilig tayo dyan. So kung pwede, sabawan nyo na lang o kaya yes. Ginisa yung inyong mga iluluto. Kasi actually yung pag
grill, ang tawag doon, pagbabarbecue, pag-ihaw. Actually, tsaka yung medyo nasunog na pagprito, kasama din po yan. Oo. Pero ang payo nila, Dr. Gatchalian, kahit hindi sunog, basta chicken, fish, and vegetables. Kung gusto natin, humaba ang buhay, di ba? Pero kung gusto nyo naman kumain nito, syempre, minsan gusto natin hamburger, gusto natin yung mga hotdog na masarap, at ibang bagay, di ba, luncheon meat, hilig din ako niyan. Siguro, paminsan-minsan na lang. Yes, tikim-tikim lang tikim-tikim po. Na lang. Pero huwag na natin yung puro all you can eat na yun lang ang kinakain. Kasi talaga, ang pampahaba ng buhay, vegetarian, chicken, and fish, mas okay, di ba? Mm-hmm. Okay? So, wala tayong choice eh. Yun ang pag-aaral eh. Sinasabi ko lang naman sa inyo, pero nasa inyo naman. Actually, Doc Lisa, itong red meat, feeling ko ah, nalalaman na rin ng mga kumpanya eh. Katulad ng lagi nating kinakainan, ano nga yan yung hamburger, yung Burger King. Ang Burger King, meron na siyang veggie burger eh. Apo. O bakit siya gagawa ng vegetarian burger? Tapos yung Kenny Rogers, di ba? May vegetarian burger. O bakit meron na siyang din vegetarian burger? Tsaka sa, marami ngayon, na non-meat. Oh. Actually, nabibili na ang non-meat ngayon sa yung mga supermarkets. Non-meat, yung mga tofu, yung mga iba, dumadami yan. Kasi alam ng mga kumpanya, lalabas na itong pag-aaral eh. Lalabas na. Tsaka yung mga tao gusto na maging healthy, kahit ako eh. Diba? O, gusto na natin maging healthy, lilipat na tayo dun sa vegetarian meat. Ang pangalan po noon, non-meat or un-meat, agawa po yun ng Century Food Corporation. Okay. So, nasa grocery na. Kaya nakita nyo, lumilipat na sa tuna, sa sardinas, more papunta na doon sa mas healthy yung tao. Lalo na sa lalaki, ha. Yung mga babae, pwede-pwede pa rin. Pero yung mga taba, kasi bawal din sa breast cancer. Mm-hmm. Oo, bawal din yung taba. So, tapyasin talaga yung taba. Okay. Ay, marami, alam ko, marami mahilig sa meat. Kung bata pa kayo, siguro pwede pa. Oh, pero pag nagkakaedad na, takot tayo sa advanced prostate cancer. Number two na pagkain na iingatan, ito magugulat din kayo. Pag ito pang prostate ha, ang kinakwento ko sa inyo, pang prostate lang. Okay? Pero yung unang vegetarian, pwede sa lahat. Apo, pang topic kasi natin, prostate oh, ngayong pang, araw na to. Pang prostate, iwas din sa gatas. Okay? Full cream milk, whole milk, ice cream na gawa sa gatas, keso, butter, cream cheese na milk. So, bakit masama milk? Ibig sabihin po, yung milk, gatas na galing sa baka at saka sa kalabaw. Yes, kasi nakita nila sa pag-aaral, nakakataas din ng prostate cancer. Pero kung babae kayo, okay lang mag-milk. Kung bata, okay lang mag-milk. Pero yung prostate kasi talaga ng lalaki, sabi ko nga kay Dr. Gatchalian, bakit naman ganun? Eh, pag dumadaan kasi itong mga pagkain to na ano, eh, nahihirapan yung prostate natin. Kaya mapapansin nyo ngayon, ha, nagiging healthy ang tao, pumunta kayo sa supermarket, di ba, yung mga healthy food, marami ng gatas na hindi milk ang lab, hindi cow's milk. Pwedeng eh ipalit. Merong soya milk, o pwede, di ba? Merong almond milk, merong cashew milk, merong coconut milk. Pwede rin yan. Coconut milk, gata, cashew milk, soy milk, almond milk, pati ice cream. Ako, binibili kong ice cream, yung soy milk, coconut milk na ice cream. So, mas healthy na sila. Doon meron na din papunta. Rice milk. Meron din nga daw rice milk. Uh-oh. So, nakita nyo po, doon na to papunta. Okay? Kaya itong mga tinuturo ko sa inyo, mga bago at tama naman to. Diba? Yung mga iba na gusto kumain, ako, mahilig naman ako kumain sa steak, paminsan-minsan. Pero ngayon, eh, pag may prostate problem, iwas na muna tayo, ha? Lahat ng lalaki magkaka-prostate, eh. Number three na ayaw ng prostate, at ayaw na ng buong katawan to, alak. Alcohol talaga. Nakita nila yung malakas uminom ng alak, nagkakaroon ng advanced prostate cancer. May prostate cancer na mabilis kumalat na nakamamatay. At merong prostate cancer na mas mabagal. Nakita nila yung heavy drinker, malala yung prostate cancer, mas maaga namamatay. Pero yung hindi umiinom o konti lang iniinom na alak,
eh, mas hindi nagkakaroon ng advanced prostate cancer. Sa lalaki, ang recommended is hindi lalampas sa 2 beer sa isang araw or 2 shot ng wine or 2 shot ng hard drinks. Pero sa akin, hindi na umiinom, wag na lang. Kung sa babae, eh wala namang prostate cancer ang babae, wala silang prostate. Pero bawal din yung alak masyado sa babae dahil sa liver, sa utak, ibang mga sakit. Isa lang shot ng hard, isang glass lang ng wine, or isang beer lang. Yun lang recommended sa babae. Pero ako hindi ko na pinapayo mag-alak. Alam ko marami sa inyo mahilig alak, tapos karne, tapos sunog, di ba? Kaya marami nang kakasakit sa atin. Ang daming may prostate problem. Okay. Number 4 na pag-iingatan na may prostate problem. Okay? Yung mga saturated fat na sinasabi natin. Karne, gatas, yung mga salad dressing. Kahit yung maraming butter, di ba, Doc Lisa? Yung oo, butter. Butter na kasi full sa, cream. Oo, galing ang butter po kasi ay galing din sa hayop. Yes, tsaka yung mga processed foods na mahilig tayo, yung masyadong matatamis, ma-oily, pinapalitan din natin. Mas gusto nila yung mga gatas or butter na galing sa halaman. So, anong ipapalit natin ngayon, di ba? So, maraming prutas, maraming gulay, whole grain, mani, pwede. Tapos talagang exercise, napakahalaga, yes. Good mood. Exercise pa din. Kailangan gumalaw talaga. Okay. Pagdating sa supplement, wala talagang proven eh. Kaya wala pong proven na supplement, wala kami na-endorse. Pa-check tayo sa ating urologist kahit isang beses lang. Lalo na pag may risk ng prostate cancer. Prostate cancer, masakit dito sa may puwetan, pag-ihi, masakit, minsan may dugo pa. Anyway, yung prostate cancer, malalaman naman talaga, may weight loss, talagang masakit na masakit yung pag-ihi. Yung BPH po, lumalaki naman yung prostate. So, itry nyo na rin po itong diet na to. At sabi rin nga po ni Dr. Edgar Chalian, hindi lang para sa BPH yan, sa lumalaking prostate or problema sa prostate, sa colon cancer, yan din naman ang dapat kainin. Oo. Talaga kasi vegetarian. Pero lalo na kung meron na kayong sintomas ng prostate. Okay na? Lipat tayo sa topic na very important, malapit sa puso ko. At prostatitis. Dati hindi ko alam. Ano ba ito? Prostatitis? Ano yung inflammation of the prostate? Yung pala, ang dami palang may prostatitis, Doc Lisa? Oo. Kayong mga lalaki, alam ko hindi kayo mahilig manood ng health tips, di ba? Kayong mga misis, pag nagka-problema si mister, kayo din naman ang magdadala ng bigat ng problema. Kaya makinig na lang kayo, ituro natin kay mister kung ito sintomas. May 4 na klase ng prostatitis. Isa dito, possible meron si mister. Itis is pamamaga ng okay. Prostate. Number 1 na pinakamalala na prostatitis, ito yung acute bacterial prostatitis. Yung talagang may lagnat, masakit ang pag-ihi, malabo yung ihi, ayaw lumabas. Tapos pag-chinek yung urinalysis, maraming nana sa ihi. Maraming white blood cell, maraming pus cell, at masakit doon sa dulo, sa base nung ari. Dito sa likod ng testis, sa itlog ng lalaki, banda sa likod, masakit. Yung pag may lagnat na, matinding infection na yon, dadalhin sa ospital. That's the first na pinakamalala. Pero hindi naman ganun ka-common. Number 2 na hindi ganun kalala is chronic bacterial prostatitis. Ang chronic bacterial prostatitis, pakonting-konting infection, pakonting-konting UTI, urinary tract infection, hindi masyado ma-distinguish ng mga lalaki. Parang medyo masakit umihi, madalas umihi, madaling araw umiihi. Pag nagtatalik at nalalabasan yung lalaki, masakit. Masakit yung paglabas ng semilya. Pwede rin yon, chronic bacterial prostatitis. Masakit sa likod, masakit sa may puwetan, bandaron. Kung saan umuupo tayo.
pwede ring may dugo sa semilya at parang hirap umihi. Ito, laging may UTI. Anong gagawin natin? Magpa-urinalysis kayo, mura lang. Diba? Pag-ihi nyo sa CR, yung unang ihi, wag lalagay sa urinalysis. Yung gitna ng ihi, saluhin dun sa plastic bottle, ibigay. Pag positibo sa infection, chronic bacterial prostatitis. Kailangan na antibiotics. Mga ciprofloxacin, levofloxacin. Pero siyempre, kailangan makita muna ng doktor. Huwag agad iinom. Baka wala naman kayong chronic bacterial prostatitis. Pakinggan nyo maigi. Very important to. Number 3, I think libo-libong Pilipino may ganitong sakit. Hindi lang alam. Taas ang kamay ng lahat ng lalaki may ganitong sakit at hindi alam. Oh, ba't nakataas kamay ko? Nakakaya. Sabi nga nila, mas maganda daw yung doktor, maraming sakit eh. Mas magaling magpayo. Oh, expert tayo dito sa prostatitis. Merong pangatlong klaseng prostatitis. Oh, mga classmates, ha? Mga classmates. This is the most common form na binabaliwala ng lalaki. Pero mahirap. Tawag dito, chronic prostatitis. Pero walang infeksyon. May sintomas sila na hirap umihi, masakit ang pag-ihi sa una ng pag-ihi. Ihi sila ng ihi, parang mahapdi na, parang mainit na mahapdi na burning do sa daanan ng pag-ihi. Pero pag pina-check naman yung urinalysis, bakit normal? Diba? O wala naman nakikita. Yung ihi, malinaw naman. Kaya sabi ko sa'yo, uminom ng maraming tubig, di ba? Malinaw ang ihi, wala namang problema, wala namang tulo, walang gonorrhea, wala namang chicksy mister, di ba? So, ano naman to, di ba? Bakit parang ang hirap pa rin pag-ihi at masakit? Ang sintomas ng chronic prostatitis, kapwa ko mga lalaki, masakit na pag-ihi, tapos madalas, at parang kulang lagi, parang binabalisawsaw. Tapos pag chinek mo naman, wala naman. Tsaka itong chronic prostatitis, pang matagalan to. Usually 3 months, 6 months, 1 year mo na nararamdaman. Pagdating edad 50, 55, 60, darating yan. Karamihan darating. Okay? Tinatawag din to, Doc Lisa, na chronic pelvic pain syndrome. Laging masakit dito sa tumbong. Puson. Hindi sa puson. Puson is sa ibabaw nung ari. Sa baba mismo. Saan tayo umuupo? Sa gitna ng balls ng lalaki hanggang at sa puwet. Doon sa gitna. Okay? Ewan ko kung tumbong ba tawag doon. I think tumbong ang tawag doon. Basta yung part na yon na masakit palagi. Okay? Yun ang symptom ng chronic prostatitis. Okay? Explain ko. At number 4, meron naman prostatitis na hindi nyo lang alam, na check lang na may infection, di ba? Pero itong number 3, ito napakahalaga, this is the most common na problema ng mga lalaki. O ganito gagawin natin lahat ng guys, alam ko naman nagtitipid tayo eh. O ito, excited ako sa video na to. Kasi I'm sure marami tayong masisay, makakatipid kayo, libre. So, pa-urinalysis agad kayo. Yan ang advice ko sa mga lalaki. Urinalysis agad. Mura lang. O, kahit kayo na mag-isa, hindi pa kayo nagpapacheck sa doktor. Pa-urinalysis. O, tipid yan, di ba? Pag nakita nyo may infection, makikita naman doon may white blood cell, may pus, ganyan. Punta bacteria sa doktor, bibigyan kayo ng gamot. Pero kung walang infection sa ihi, tapos ang sakit-sakit sa pag-ihi pa rin, posibleng may chronic prostatitis. Okay? Usually, papa-ultrasound din eh, ng chan. Papa-ultrasound din ng prostate, makikita na wala namang bukol, walang cancer, malaki lang konti yung prostate, tapos ganun ang sintomas. Okay? Ano ang gamutan sa chronic prostatitis? Yan ang ituturo ko sa inyo. Yung gamutan talaga, anong gamutan? Merong ibibigay konti ang mga urologist na mga gamot. May alpha blocker, may mga fossil na binibigay. Tamsulosin. Oo. Hindi na talaga antibiotic. Paano wala itong infection? Pero kahit bigyan nito, mahirap pa rin itong chronic prostatitis. Pang matagalang sakit siya.
Alam nyo anong dahilan bakit tayo nagkaka-chronic prostatitis? Ito na naman ang problema natin. Nasabihin na natin ang tunay, ha? Alam nyo ano? I think wala to sa libro. Oo. Dito lang. Anxiety. Sinabi ko na agad, anxiety. Walang hiyayang anxiety talaga. Lahat na may anxiety, may depression, taas ng kamay, gagawin ko separate video yan. Pag may anxiety, may depression ka, ano mga sakit na makukuha mo? Sakitan tiyan. Irritable bowel, GERD, anxiety. Oh, yan ang mga sakit. At isa pang cause ng anxiety and stress, chronic prostatitis. Grabe. So, ibig sabihin, yung mga may nervyos, may depression, prone sila talaga. Sakit ang ulo, sakit ang tiyan, mahapdi, di ba? Tapos pati prostate, kasama din sa anxiety at stress. So, ano magagawa natin sa prostate problem? Sabihin ko na ba yung payo, Dok Lisa? Isang payo dito ay, huwag magagalit yung mga, dapat tulungan ng misis, kailangan madalas magtalik. Kailangan madalas mag-sex 2 to 3 times in a week para malabas lahat yung semilya. Iba ang gandang treatment. Paano kung pare? Yan ang iniisip ko, paano yung mga priest? Own. Sarili na lang po. Oo. Kasi yun talaga eh. Kasi yung prostate, pag hindi nare-release yung semilya, napupuno, namamaga. Merong ibang prostate massage, I think, rectal pa to sa puwet pa. Yan lang, ibang gagawa. Diba? So, yun ang isang treatment, ha? Okay. Kailangan nare-release, kundi mabigat. Second, merong mga physical therapy na pag lagi nakaupo, bawal. Pag upo lagi ang mga lalaki, ayan ha, kasi naiipit yung ano, yung tumbong, yung pelvic floor. I think pati yung prostate naiipit din eh. So yung laging nakaupo sa matigas na silya, I think ha, hindi ko naman sinasabi 100% pero nakakadagdag yan. Sa pagsikip ng mga muscle dyan sa ilalim ng pelvic floor, baka naiipit din yung pag-ihi, naiipit yung puwet, pati yung paglabas ng ihi, pati prostate na mamaga. So, kailangan exercise doon. Or yung mga stretching natin na tinuturo. Tignan nyo, ano treatment sa prostatitis? Ayan, no? Mental health therapy. Kakahiya, oh. Yan na naman, no? Biro mo, ang gamot sa prostate problem is magsaya ka. Iwas ka sa depression. Nahe-helpless ka. Control mo ang negative thoughts mo, magpasok ka, mabuhay ka ng masaya kahit masakit ang pag-ihi mo. Kasi yun eh, yun ang kasama ng anxiety. Ganito rin ang gamutan sa irritable bowel, di ba? Sa mga stress na ulcer, di ba? Magpasaya ka kasi talagang wala kang magagawa yan ng sakit mo, kasama yan ng anxiety. Nakita nila yung mga taong may prostatitis, marami sa kanila may anxiety, may depression, at may irritable bowel syndrome din. Magkakasama to. Kaya nga, ano eh, mental ang ano eh. Tiis. Tiis sa sakit. Lifestyle change. Pagdating sa pagkain, isa pa pala, yung mga may prostate problem, pa ito ng urologist natin, Dr. Gatchalian, ayaw na ayaw nila ang spicy foods. Spicy, sabihin nyo, gusto ko spicy. Spicy food challenge, ayaw nila spicy foods. Kasi nakakairita ng prostate. Yung mga karne, nakakairita din ng prostate. Yung spicy foods, bawal din sa almoranas. Sabi ko, bakit bawal? Kasi yung spicy, Doc Lisa, meron siyang capsaicin eh. Yung ba, pag yung sili, ilagay mo nga sa pinahid, parang nasusunog. Diba? So, pag dumaan yan, hindi siya talaga na may metabolize. Ang hapdi niyan dito. Yung spicy talaga nasusunog yung dila, lalabunan, ulcer. Paglabas niyan sa puwet, naku, baka mainitan yung almoranas natin. Pati prostate na iirita sa mahilig sa spicy. Kaya konting spicy lang. Oo, pero tayo iwas tayo sa spicy. So spicy foods, caffeine, alcohol, iwas.
Tapos yung hot seats ba? Dok Lisa, nung hot seats ba? Pwede po ko yung umupo sa isang palanggana. Hmm. Tapos ilagay nyo yun dun sa... Yung maliit na palanggana, ipatong nyo sa inodoro. Lagyan nyo ng maligamgam na tubig. Yung kaya ng inyong balat sa timplahin nyo. Tapos uupo kayo doon na medyo nakalubog yung inyong puwitan. Yes. And dapat yung mga may chronic prostatitis, tuloy-tuloy lang, lakad lang ng lakad kahit masakit ang pag-ihi, exercise ng exercise, positive thinking kahit masakit ang pag-ihi, at para gumanda outlook nyo sa buhay. Yan ang problema sa mga sakit na connected sa stress, na halos dikit-dikit sila lahat eh. Mapapansin nyo yan. So, pag chronic prostatitis, may mga gamot bibigay urologist, baka makatulong konti. Pero basically, yung pa rin talaga. Ito mga tinuro natin. Exercise, wag upo sa matigas. Tiis-tiis lang kahit medyo mahapdi yung pagdaan. Wala talagang magic na gamutan. Yan, no? Ang nagtitrigger sa chronic prostatitis ay stress, physical injury, chronic fatigue syndrome, yung laging pagod, connected din sa prostatitis, at irritable bowel syndrome, connected din sa prostate problem, na connected din sa depression. Okay. So, ganun talaga. Siguro pag mga may anxiety, lagi iniipit din yung ihi eh. O, lagi lang iniipit, kaya medyo siguro nagko-contract-contract lagi. Apo, lahat po ng lalaki may prostate. Ang daanan ng ihi ay dumadaan sa gitna ng prostate. Kaya kapag namamaga ang prostate, ang sintomas ay laging sa pag-ihi. So, pag may problema po sa pag-ihi, sa prostate, dun po sa maselang bahagi ng mga lalaki, yung kanilang maselang bahagi. Tapos, pati yung kanilang balls, kailangan po kinakapa din yan. Kasi dapat monthly nagkakapa po ng balls ang kalalakihan para kung may bagong bukol, malalaman nyo. May mga nagtanong kasi problema dun sa pinakaari, nagkaroon daw ng rashes. Ang doktor po na pupuntahan, ang tawag po ay urologist. Ang urologist, sa buong Pilipinas po may urologist na. Hindi lamang sa Maynila, hindi lamang sa Luzon. Kahit po sa Visayas and Mindanao, marami na pong urologist. May nagtanong po, how about eggs? Kung bawal gusto pala nyo yung eggs. Bawal egg yolk. Oo. Yung puti po yung kainin nyo. Ayaw nila egg yolk. Oo, yung puti. Puti or lang. Up to siguro one egg yolk a day. Huwag nyo na hong dagdagan doon. Pero pwede yung puti. Kahit makailang puti kayo kasi nandun ho yung protina sa egg white. Doon sa puti ng itlog. Yung iba bumibili ng mga oat milk. Yes, okay po. Basta yung milk nyo galing sa halaman. Coco milk, oat milk, soy milk, almond milk, rice milk, pwede po lahat yan. Ang sinasabi ko, itong mga bawal-bawal is basically lalaki 50 and above may prostate problem, takot sa prostate cancer, o lumalaki yung prostate. Ha? Pero sa ibang mga tao, siguro kung bata pa, gusto nyo mag-egg, okay lang naman sa akin. Gusto nyo mag-beef, bata ka pa, pwede. Pero pag mga lalaki, ingat na tayo para mas sumaba buhay. May nagtatanong si Alex, anong herbal na gamot sa prostate? Sasabihin ko na sa iyo diretso. Ngayon ang sagot ko, wala. Wala akong ire-recommend na herbal sa iyo kasi mapapalala lang yung sakit mo, mamamali tayo sa gamutan sa iyo, at baka may mangyaring masama. Kaya ang gusto ko sa iyo, pa-check ka sa urologist. Hindi kita i-shortcut sa herbal. Wag po tayo. Magkakamali lang tayo eh. Kasi hula-hula eh. Isang check lang sa urology, sasabihin niya ganito ah. Sasabihin ng urology sa iyo, UTI yan, infection, antibiotic. O di tapos ka na. O prostatitis yan, bibigyan kita pampaluwag lang ng prostate. O di wala ka ng problema. O baka prostate cancer yan, ibagamutan natin. So urologist magtuturo sa iyo kung infection ba, lumalaki lang ba yung prostate, o yung chronic prostatitis na stress lang, or baka may bukol na. Siya magtuturo sa'yo. Pag hinerbal mo agad yan, mamamali tayo. Para tayo ng hula-hula eh. O, yan ang problema nga sa atin. Tapos yung doktor, meron bang herbal? Merong mga tinuturo, pero hindi siya talaga yung gamot eh. O, kung gusto niyo herbal, kumain ka gulay na lang. Diba? Pero hindi siya yung gamot. Kasi isang check lang ng urologist, makakaligtas. Alam na alam nila eh.
O pag sinabi ko ang sintomas ko, sasabihin lang, UTI or prostatitis yan. Tapos agad ang usapan. Kaysa bili kayo ng bili ng herbal na wala namang, di ba? Don't self-medicate. O hindi ako alternative doctor. Specialista tayo, internist tayo. Tinatama ko kayo para humaba buhay nyo. Ako, kailangan ko humaba buhay. Maraming tayo nakikinig at natutulungan. Kaya gusto ko kayo din, doon tayo sa tama. Kaya mga misis, dali nyo sa urology si Mr. Isang check-up lang, okay na po yun. Okay, dun sa ating mga kalalakihan, wag ho kayong mahihiya, i-check up ang puwet ninyo kasi yun pong prostate, dun lamang maaabot sa loob ng puwitan. Yung urologist, ang urologist gagawa. Yes, kaya hong maabot ng daliri lamang simula dun sa butas ng puwet. So, ang gumagawa po nun, urologist, sana pag tungtong nyo ng edad 50 o kaya 60, makavisit man lang tayo sa isang urologist kasi maraming check-up na pwedeng gawin. Pag problema po sa ari, maraming nagtanong, urologist po, wag ho kayong mahihiya, masakit, may tumubo, makati, may lumabas, urologist. Napacheck kayo kay Dr. Edgar Chalian, Manila Doctor, 7th floor. Yes. Oh, alas 6 na umaga, nandun na siya. Magaling kung nahihiya kayo na maraming tao. Magaling na doktor, matutulungan kayo para maging mas healthy. Ang isang shortcut din, ultrasound of the whole abdomen. Isama prostate. Sama yung prostate. Maraming salamat po. Share po natin. Kayong mga misis, kayong mga babae, kayong mag-aalaga sa mga lalaki. Mga duwag ang mga lalaki, mga takot kami lahat. So yung misis ang magpapakalma at magdadala sa lalaki kasi ayaw magpa-check ng mga lalaki. Yes, prostate cancer po, nagagamot. Huwag kayong matatakot, nagagamot po yan. Salamat po.